Magandang gabi. Kahit Sabado ngayon ang gabi ay magbubuting-ting tayo, no? Kasi naubusan tayo ng time sa umaga. Dami nating ginagawa. Alright, so sa episode na ito ay tayo ay magpapalit ng radiator fan. Kasi yung ating radiator fan ay nasira nung nag-overheat yung ating makina. Gawa nga po ng pahingi-ulyanin natin, tumatanda na tayo. Marami na tayo nakakalimutan, no? So kung gusto nyong panoorin kung ano yung tinutukoy ko, tingnan nyo lang dito sa link na yan, no? Okay, para meron kayong background. Okay, so ngayon meron tayong yan, dumating yung ating kanina. So ito yung ating ikakabit, no? Siyempre in-order natin sa ating Shopee My Collections page. Yan, in-order natin to sa ating Shopee affiliate page. Yan siya. Para naman hindi lang ako promote na bumibili pa rin ako talaga sa aking sa mga listahan, ano. Kasi ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema, bakit ko papalitan yung aking radiator fan. Okay, so dito tayo. Noong hindi ko na makalala kung anong araw yon, Tuesday yata. Ito tinanggal ko noon yung oil cap niya kasi nag-top up ako ng oil. Ngayon sa sobrang pagmamadali, hindi ko na naibalik. Nakaganyan lang yan, no? Tapos nang umandar, nahulog siya. Tapos pumunta siguro dito, tapos dyan. Ganyan siya, naipit siya dyan. In short, hindi na umikot yung fan. Siyempre, pag hindi umikot yan, hindi mapapalamig yung cooling system ng ating sasakyan. So, kung nangyari, nag-overheat itong ating radiator fan, di na umikot. Siyempre, uminit ng uminit yung coolant sa loob, naghanap ng escape. So, ngayon, nag-escape siya dito sa hose plug na yan. Nag-escape siya dyan. Yan, nasira yan. So, nag-rupture. Dyan lumabas yung coolant. Nag-spout siya ng ganon, tumama dito. Yan, tumama dito, naligo na yung makina ng coolant. Tapos yung oil, since hindi ko natakipan nito, ayan, kita nyo naman guys. Ayan siya. Pero okay na siya ngayon, no? So, ang ginawa ko lang, since ito ang problema, hindi siya umiikot. So, ang ginawa ko, tinanggal ko ito. Ayan, papakita ko sa inyo sa video soon. Tinanggal ko ito siya, tapos nung hindi siya umiikot, inimbestigan ko lang kung ano yung cause. So, ang result, ito. Yan, kung titingnan nyo mabuti, ginupitan ko yan. Ay, hirap na pa. Yan, makikita nyo. Yan, ginupitan ko yan. Yung blade ng radiator fan na yan. Para lang guys, para lang siya ay umikot at magamit pansamantala habang ako ay nag-order ng bagong radiator fan, ha? Paikutin ko to, tingnan nyo, hindi maayos yung kanyang ikot. Lang na sa part na yan. Oh, kita nyo? See? Ayan. Hindi yan umiikot. So, ngayon, papalitan po natin yan. Yan ang ating papalitan in this episode, no? Okay, so ito na nga, bago tayo magbuting-ting dyan, ay i-unbox muna natin yung radiator fan na ating binili. Sana maayos ito kasi first time kong bumili doon sa seller na yon ng fan na ito. So tingnan natin. Sabit ko muna to sa aking. Okay, so yan, box natin guys. Yung radiator fan na ating binili. Ito yung kanyang ayan, code, order ID. Ayan, kita niyo naman, ha? Alright, so tanggalin natin ito. Like.
Okay, so sensya na. Masok pa ako, kumuha ako ng cutter. Okay, so let's open this thing. Pala itong live na to guys, i-edit ko rin ito pagdating ng panahon. So nga lang, igla-live na ako sa inyo ngayon kasi medyo busy ako, hindi ko masyadong naharap ang mag-edit ng video. So at least yung mga ginawa ako dito at magagamit niyo kahit live, kahit hindi maayos yung sequencing ng pinagagawa ko dito, at least makikita ninyo. Alright, so dalawang karton itong maliliit pinag-join ng seller nga pala. Soon lalagay ko dyan sa video description yung shop or link kung saan ko binili. Hindi na kayo mag-ano pa na tinatry ko naman na yung mga nilalagay kong link, kaya mga reputable mga na sellers talaga yung mga yun. Yun pala, nag-ask pala ako na magbigay siya ng resibo. So inaasahan ko guys na may resibo itong kanyang papadala. Right, so ito na ang radiator fan in order sa Shopee. Matigas siya. Okay siya, guys. Matigas. Mas naayos. Ganito at ganitong itsura ng ating radiator fan. Napala. Mali yata yung title ko. Sabi ko dyan, radiator fan. Actually, ang papalitan lang natin yung blade lang, guys. Kasi, ilang naman ang issue. Okay, so may resibo nga siya, oh. Oh, so ito yung pinagbilang ko. Ayan, kita nyo naman guys. Ah, oh, may resibo siya. Kung magkano, mura lang. 740. Kita nyo. Oh, mura lang siya. Oh, legit naman siguro tong company na to. No? Ayan, taga Caloocan. Kung taga Rian kayo, pwede nyo siya punta. Okay. So, tanggalin na natin ito. Lagay muna natin dito at lalagay natin mamaya. Kasi babaklasin pa natin yung radiator fan. Right, so dito lalagay natin dito ta kung magamitin natin yung tapungan mamaya. Baklasin yung radiator fan na ating papadala. Okay, so magsimula na tayo, no? So dito, sa ang una natin gagawin, since may coolant na ito guys, kita nyo, green na yung kulay niya. Since may coolant na yan, tatanggalin ko yung coolant, pero para hindi sayang, isisave ko na lang yung coolant na yan. No? So ang ating gagawin, tatanggalin natin ito. Ayan. Ganyang hose clamp. Ayan. Tanggalan natin yan. So pag natanggal na, dandan lang nating tanggalin, i-unplug, kasi pagka binigla mo yan baka maputol yung plastic niya. Kasi ano lang yan guys, eh ayan ito kasi plastic lang ito, so pag binigla mo yan baka maputol, another problem na naman. Okay, there you go. So tanggalan natin siya. Sunod nating tanggalin ay itong radiator fan connector, power connector.
Okay, so tingnan natin to. Medyo maluwag na siya, guys. Tanggal pala to. Tatanggal pala to. Pero ang dapat matanggal lang dito, guys, ano? Ito, tong part na to. Kasi hindi siya natanggal. Ben. Basta tanggalin ko na lang ng buo. Dito na lang siya, yan. Pero pwede matanggal tong socket na to. Okay, linisin na rin natin yung mamaya. Okay, so natanggal na natin yung connector. Tanggalin natin yung connector ng EIC valve para hindi siya masagi-sagi mamaya. Ayan. Okay. Then, ito pa. Ayan. Kasama kasi mamaya. Okay, so natanggal na natin yung wiring. Susunod natin tatanggalin is itong screw na ito, magkabilaan ito. Ayan yung nag-hold sa ating radiator fan. Meron din doon sa kabila. Sabayan. Kasi siya na kayo medyo magalaw yung camera, guys. Ito yung isa. Ayan. Okay, so pag tinanggal natin ito radiator fan, kailangan pataas. Huwag masyadong alug-alugin kasi may laman pa siyang coolant, guys. Okay, so simulan na natin. Kailangan natin ng 10. Number 10 na box wrench. Ito, pwede na to. Yung isa. Mas maganda gawin nyo ito pag hindi mainit yung makina. Kasi pag mainit yung makina, baka mapasok kayo dun sa fan. Coolant. Okay. Oops. Sorry. Okay, so natanggal na natin yung dalawang screws na nag-hold doon sa ating cooling fan, no? So, pakita ko sa inyo yung clip. Dito kasi, sa radiator fan, no? Pag tinan nyo, gumagalaw na siya. Tanggal na natin yung screw. Ito, sa part na to sa baba. Ito. Yan, yung part na yan. Ito. Yan yung naghahawak sa radiator fan natin sa baba. Kuan lang yan, parang siyang ganun lang, tawag yan. Yan, parang slot lang yan siya. Meron din dun sa baba. May isa dun sa baba. Ito to. Yan. So technically, pag tinanggal natin yung fan pataas, pag ganun, yan, aangat na yan. Aangat na. Pero lalagay ko yung camera natin sa tripod. Nang sa ganun ay, makita nyo yung buong pangyayari. Cameras. Parang investigation lang. Yun. Okay. Yan. Tatanggalin ko na, guys. Yan, ito na siya. Ah, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Nag-warp siya. So, pag iniikot mo yan, ganyan yung ikot niya.
Oh. Imagine, ganyan yung fan ng aking Altis sa loob ng halos 4 na araw. Kasi Tuesday ito nag-overheat, guys. Ayan. So ito lang naman yung papalitan natin ngayon. Ayan, tatanggalin natin ito. And then ilagay natin yung bago. Then so nga pala yung fan nito, yung o-ring niya. Okay, so bago natin ito pahiga, kailangan mo nating i-drain yung coolant dito sa coolant reservoir. So gagawin natin doon na lang sa coolant galon. May galon kasi ako ng coolant. Tingnan mo yan. Ayan ang konti. Okay. Yung coolant na aking nilagay nung nakaraan. So, dito ko na lang nilagay. Okay, sa itong hose, tanggalin na natin na ganyan. Tapos meron siyang hook dito, ganyan. Then, bubuhos lang natin. Okay. Very nice. Tapos na. Balik lang natin na ganyan. Then, pwede na natin siyang ipahiga. Tapakan lang natin ito. Ito na siya, guys. Okay, so bago natin tanggal, spray mo natin ang WD-40. Yan. So since ang fan niyang paikot ay ganun, ang kanyang patanggal ay ganun din. Tingnan natin. Okay, gamit tayo ng number, try natin yung number 7, guys. Masyado maliit yung number 7.
8. Ito, number 8. Yun. Oh, shomay. Tama ba? Oh my goodness. Ayun na. Yan, problema natin guys. Ayaw na yan, matanggal. Red strip na. Okay na rin ito, tanggalin. Ay, hirap matanggal. Ang gagawin natin din eh. Hirap matanggal guys. Kasi kalbo na. Kalbo na yung kanyang. Paano kaya ito matanggal?
na talaga. Ayo guys, isirain ko na. Mas marunong ba naman ito? Magawa natin eh, ayaw niya eh. Tuloyin na natin sirain. Anyway, may pamalit naman tayo. Check natin kung tama ito. Yun.
Ano ka ngayon? Tanggal ka. Ngayon, itong mukong na to. Mayroon siya. Buti hindi nasunog yung motor nung nag-overheat. Ito. Paano natin ma...
din baba.
tasty kami naman. Wake up.
dintik na to. Tanggal na guys. Kaso kinailangan kong sirain eh. Ay nako. Ito na siya. Okay. Inisin na rin natin ang contact cleaner ang motor niya. If you grow older, you may, because it will be your responsibility, but as of now, no kittens in the house. Because you're not rich yet? Yeah. Daddy, can I go to you? No, anak ko. It's already night-night. Thank you.
Okay, so masyadong mababa ito guys, sumasagi yung ano, pan natin sa baba. Naririnig nyo guys, hindi ko gaya nito na very flush siya, nilagyan mong ganyan ito, nilagyan mong ganyan yan, okay na siya no? Ito hindi. So, ito pag nilagay mo, pag nilagay ko ano siya. Masag yung kanyang pan dito sa nilalaman. So, siguro pagka tumagal ng konti ang malaga. Okay lang naman siya. Gumandar na siguro to guys, ano siya, mapupunit siya dito, so malunag. Okay lang siguro to.
Masyado siyang ano guys. Masyado siyang tigas. Kasi masyadong mahaba yung ano niya. Masyadong mahaba itong base niya ito. Mahaba masyado. Okay na guys. Okay. All right, so tapos na. Patience lang talaga. So 'yan yung ating trinabaho ngayon. Ayun, so okay na siya. Ayun. So umikot na siya ng maayos. So dinagdagan lang natin ng washer doon sa ilalim. Nang sa ganun ay medyo umangat ng konti ito. At hindi na sumagi. So, ngayon okay na siya. So pwede na natin siyang ibalik. Pero bago yun, ayan, yung dati oh. Atin muna ang lagyan ng contact cleaner itong. Ito. Lagyan natin ng contact cleaner yung kanyang
connector dah. Tunggu na yata. Yung kanyang connection. Okay, so ngayon guys, pwede na nating ibalik yung radiator fan. Yan yung dati, oh. Ala. So, na-position na natin yung radiator fan. So, gagawin natin. So, yung paa niya doon. Saan ba yan? Yun. So, dapat nakashoot. So, pag nakashoot na, tulak lang natin yung radiator fan pababa. Ayan siya. Doon siya, guys. Ganyan din. Doon sa kabila. Saan yung paa niya? Ayan. So, ayan, so nakashoot na yung paa niya. Tulik natin pa ba? Radiator fan na ito. Ayan. Ayan, so naka... Ayan, so nakashoot na siya. Ayan. Ayan, so nakalagay na, guys. So, susunod natin gagawin. Lagyan natin itong AIC socket. Kamakalimutan kasi natin. Ayan. Then, sa uli natin itong fan connector niya. Baliktad. Ayan. Ayan siya. Dito. Then, yung kabila. Ayan. Okay. So, technically, naka-set na yan. No? So, ilalagay na lang natin yung screw. Babalik na lang natin. Ayan. Tapos kabila. And then atin siyang higpitan.
open. Okay, so guys, ayan, so maayos na yung ating fan. Ibabalik na lang natin yung coolant kanina. So, mabalik natin. Ayan. Okay. So, ang hinihintay na lang nito guys ay testing. Okay. So, testing natin. So, ang gagawin natin dito, paandarin natin guys yung Okay, so ang gagawin natin dito guys, pandarin natin yung makina. And then pag umandar yung makina, switch natin yung aircon para umikot yung fan. Ayan, likot na yung fan. Super successful tayo guys. Automatic. Saka okay na siya. Hindi na siya nangyayon.
Ayan nga, at successful ang ating DIY replacement ng radiator fan. Sana may natutunan kayo sa video na ito, guys. Nga pala, hindi po ako mekaniko, ha. Ako ay DIY lamang. So, gusto ko lang gawin yung mga bagay-bagay sa sarili ko hanggat kaya ko pa. Okay, sana kahit paano may na-share ako sa inyo ngayon. Episode po na ito. Okay? So, ang titira na lang natin gagawin ay itatali na lang natin yung kanyang wire connector, kasi medyo maluwag na. So, nang sa ganun na hindi po yan gagalaw-galaw habang nagbibiyahe ang sasakyan. Okay, thank you for watching. This has been Sir PJ. Ayan, na-reach na ng ating engine yung operating temperature niya. Ayan, normal na siya, ha? Okay, sige po. See you next video. Ang susunod natin gagawin, papalitan naman natin yung radiator hose. I mean, papalitan naman natin yung intake hose na ito. Kasi ito po, guys, ay naapektuhan. Kita nyo, merong mga may crack ito dito, eh. Ayan. Ayan, may crack siya dyan. Ayan. Bumili po tayo ng bagong radiator hose. Pero bukas na lang siguro natin papalitan yan kasi gabi na. Okay, Godspeed. See you next video. Bye.